kapag nakakita tayo ng kambal na magkakamuka, mahirapan tayong malaman kung which is which, lalo na kung triplets or quadruplets. Oo, tama ka naman dyan, Senpai. Pero for some reason, alam ng magulang nila kung sino yung kausap nila, kahit magkakamuka sila at parehas pa ng suot. Hmm. Kaya nga itong komparo natin ngayong episode na to, eh malalaman natin kung ano yung pinaka may value for money between the Peugeot 2008, 3008, and 5008. Oo nga naman, Senpai. Gaya ng triplets, no? Magkakahawig nga ang tatlong ito. Oh. Well, pera na lang kung i-compare mo agad-agad yung 2008 sa 5008. Oh. Medyo ibang usapan yun. Also, madala ka rin ng agwat sa presyo nila, di ba? Mm. Kaya naman for this video, titignan natin kung ano ang pinakasulit para sa pera mo. Mm-hmm. Pero bago natin simulan, like and subscribe to our YouTube channel. Click the bell icon para like kayong makauna sa aming mga latest videos. Oo, at pumunta na rin kayo sa philkotse.com para sa maligayang Paskotse promos where you can win cash prizes and giveaways. Mm-mm. Up to 350,000 worth of prizes. Yeah. Hanggang January 8, 2023 yung promo na yan. Kaya sumali na kayo. Philkotse na. So paano ba yan, Tito Martin? Oh. Eh bago natin simulan, kailangan malaman natin yung presyo. Ay oo, buti natanong mo. Presyo muna. Presyo usapan. Okay, usapang presyo. The Peugeot 2008 is priced at 1,750,000 pesos. Habang ang Peugeot 3008 ay nagkakalaga ng 2,255,000 pesos. And the 7-seater Peugeot 5008 naman ay may presyong 2,435,000 pesos. Ayan. So tara, let's tame these lions. Ooh, let's tame the lions. Ha? Let's kumaka. Sige. Tara na. Sa unang tingin, magkakamukha talaga itong tatlong sasakyan na ito dahil sa kanyang headlight design at DRL na nanggagaling sa headlight. Yung DRL, malapangil ha, na iba lang yung 2008 dahil meron siyang accent sa taas ng grill at yung meron siyang tree claw design dun sa kanyang headlights. At speaking of grill, lahat sila naka-frameless design. Mas emphasize lang yung nasa 3008 and 5008 dahil mas bumagay ito sa kanyang front bumper. At sa mga ilaw naman, eh lahat LED ang ilaw ng mga sasakyan na ito. Yun, no, Senpai Stan. Pagdating naman sa makina, inspired ang Peugeot dahil nakaturbo ang tatlong leon nila. Di ba? Silipin natin isa-isa. Let's start with the 5008. Okay. Yun, yan. Okay. The Peugeot 5008 is equipped with a 1.6 turbo gasoline engine that delivers 165 horsepower and 240 Nm of torque. And then the engine is connected to a 6-speed automatic transmission. Di pa tayo sa kabila. Dito naman tayo sa Peugeot 3008. Ay, yung. Okay. The 3008 also comes with a 1.6-liter turbo gasoline engine that delivers 165 horsepower and 240 Nm of torque. And then the engine is still connected to a 6-speed automatic transmission. Alright, let's go here. The smallest of the bunch, the 2008. Okay. Banat. Ito, kung yung dalawa naka 1.6, itong Peugeot 2008 ay naka 1.2-liter turbo gasoline engine that delivers 130 horsepower and 230 Nm of torque. And then the engine is connected to a 6-speed automatic transmission. Tapos take note lang, no guys, since this Peugeot crossovers comes with a turbo gasoline engine, ang minimum octane required dito is at least 95. So in that sense, kung sa Shell ka nagpapagasolina, dapat Shell V-Power gasoline yung ipapakarga mo.
Pagdating sa gilid, dahil nga triplets ang mga sasakyan na ito, eh talagang magkakamukha sila. Mapapansin mo lang kapag ka magkakatabi itong tatlong ito. Itong 2008, pagdating sa gulong ay may 17-inch wheels. Ang 3008 ay may Los Angeles 18-inch wheels. At ang 5008 ay may Detroit 18-inch wheels. Pero sa design ng gulong, halos magkakamukha talaga sila, pati sa character lines. Itong 3008 at 5008 ay may accent lang sa taas ng wheel arcs. Yung 2008 and 3008 ay mayroong floating roof design. Yung 3008 may additional chrome trimmings, habang ang 5008 naman ay naka full SUV look. Uy, Martin, nandito ko pala sa likod. Oo naman, senpai. Follow the leader lang yan. Magkakamukha na naman itong tatlong sasakyan na ito. Mm-hmm. How do we know which is which without looking at the emblem? Medyo tricky ang question mo, senpai. Mm. Pero simulan natin dito sa 2008. Mm. Itong Peugeot 2008 ay may dual exhaust pipes. Ayan, kita mo dyan, di ba? Ipa tayo dito sa 3008. Tapos ito namang 3008 ay may single exhaust pipe lang. Yung isa na ikita mo dyan, garnish lang yan. Pero isa lang ang tambucho niyan. Okay. So how can you differentiate din sa 5008? Mm. Atras tayo. Pansinin mo yung rear glass na yun, no? Ayan, di ba? Mas protruding or mas prominent yung angle niya as compared dito sa rear glass ng 5008 kasi medyo flat na yung glass dito. Ah, ang galing mo mag-explain, ha? Yeah. Pwede ka na gumawa ng series tungkol dyan. Hindi, okay na ako, senpai. Okay na ako. Oh, sige, buksan natin yung likod. Oh, sige, senpai. Yan, pinakamaganda. Sige. Ito lang yan, eh. Sige, beat. Yan! Yan. Power tailgate! Mukhang inantay mo ng matagal yun, ha? Power! Power tailgate. Power. Oh, yan. Oh, di ba? Senpai, may malalagay ka pa ba dito? Wala eh, parang pinilit na lang eh, no? Sige. Oh. Medyo may kasikipan nga, no? Tsaka walang binigay na exact number si Peugeot kapag nakataas yung rear, yung third row seats mo, kung ano yung cargo space. Oh. But, kapag ka tinupi ito, yan, di ba, senpai? Pag tinupi mo yan, parang natin, no? Di ba? Yan. Pag tinupi mo, meron ka ng 952 liters of cargo space. Maluwag. Diba? Dito man tayo sa 3008. Okay, pinakamaganda mong sinabi yan, senpai. Yan, senpai. Yan. Power, tailgate. Power, tailgate. Okay. Sa loob, kasha ito ng 591 liters of space with the second row seat up. May tunaw pa. Luwag din, senpai. Oo, diba? Okay, ah. Doon naman tayo sa 2008. Sige. O, tara. Buksan natin. Kailangan kita. Manual. Tailgate. Ayan, di ba? Ito naman, sa 2008, with the second row seats up, meron kang 434 liters of space. Tapos ito, nagaganyan yan. Di ba? Para may pantago ka sa mata. Pero manual, tailgate. Manual, tailgate. Ito. Diba? Tingnan natin yung loob. Let's go. Tara. Alright, pasok tayo sa third row ng 5008. Pare, alam mo tulong. Pare. Oh, kaya pa. Like kasi ni Changkoy. Yeah, boy. Ayan. Okay. Nandito tayo ngayon sa third row ng 5008. Yes. Oh. Medyo catching my breath lang. Ayun nga, nakita niyo yung pagpasok ko kanina, senpai. Medyo yes. Na-challenge ako bukod sa malaki yung chan ko. Medyo hindi ganun kaluwag yung pasukan. Kumbaga yung ingress mo dito, medyo masikip. Even with the second row na ito ay naka-push forward na. Tapos yung front passenger seat ay nakasagad na rin sa harap. So, yan, no? Sagad na siya todo to the front para magkaroon ka ng space dito makapasok. But still, the space is not that big para sa akin kasi medyo challenging yung pagpasok. So, kung makikita mo, no, senpai, with all the adjustments pa usod, eh medyo masikip pa din yung pasukan, no? Medyo challenging siya para makapasok ka dito sa third row. Ako nga, payat na ako, eh. Nahirapan pa ako pumasok, eh. Oo, pero... Pero ano ah, kahit na sabihin mong nakausod yung second row, pag inangat baka maipit ka pa rin. Kaya talaga nakataas pa rin medyo yung paa ko eh. Oo. Yung kasama nating writer, si Rex, nagpunta kami Tagaytay. Eh, medyo nahirapan din siya, ang payat nun eh. Diba? Pero ito ang masasabi ko rito. May 12-volt socket at may bottle holder. Yan. Meron pala gaya ng cellphone. Ayan o, itaan nyo naman. Ayun, parang anong alang eh. Ang con na lang nakita ko rito, parang pinilit lang yung third row. Yeah, diba? Oh. Siguro for adults like us, pinilit. Yes, siguro ito meant for mga chikiting. Yan. Mga chikiting, yan. Kids, yan. Dyan, so, hindi natin ito mako-compare sa ibang sasakyan dahil yung
3,008 at 2,008 wala namang third row. Oo, mga 5-seater. Oo. Tama ka dyan, Senpai. Agree ako dyan sa'yo. Tapos kasi itong third row, para magkaroon lang tayo ng idea, no? Mm. Para siyang reminiscent ng mga lumang sports sedan, sports car. May mga coupe, masyadong maliit yung likod, di ba? Mm. Masabi lang na 2 plus 2. Pero ang totoo, dalawa lang naman talaga yung sasakay. Oo. Harap lang. Yan. So, yun. Pero kung bata, linawin lang natin. Kung bata, bata pwede. Pwede. Oo, pwede. Pero kung mga isip bata, gaya natin. Medyo pwede. Hindi pwede. Hands and bye. Nandito tayo ngayon sa loob ng 2008. Nandito tayo ngayon sa loob ng 2008. Maluwag ang legroom natin. Headroom is okay. 5'6 ako. Si Tito Martin, 5'6 rin. Malambot ang headrest natin. Medyo some kind of leather ang material dito sa upuan. Diba? Tama. Wala siyang center armrest, wala siyang bottle holders, wala siyang aircon vents, may maliit na net dito for your cellphone, may maliit na lagayan dito for your mga papeles. Oo, no? Tama, tama. Pwede ka maglagay ng konting ano rito, mga siguro snacks na maliliit. Tama, no? Tama, maliliit. Oo. Yung windows niya, medyo ano lang, mataas kasi. So parang maliit lang yung window niya. Diba? Gets ko sinasabi. Parang gets ko sinasabi mo, Senpai. Parang sinasabi mo maliit yung opening ng windows. Yes. Oh. Maliit yung opening ng windows tapos mataas yung door panels dito. Mm-hmm. Lagpas na sa balikat mo. Yeah. 'Di ba? In that sense, kahit maluwag yung legroom, generous yung headroom natin. Oh. Eh medyo nagiging parang cramped ka sa loob because of this. Eh. Nagkaka-illusion na masikip. Yes. Kasi liit eh, liit ng window opening tapos ang taas pa nito eh. Mm-hmm. Kaya pag nasa labas nga ako, nakikita lang ulo diyan, 'di ba? Ano, 'di ba? Oh. So yun yun, no? Parang yun lang yung effect niya. Kung medyo hindi ka sanay doon, parang baka medyo hindi ka maging comfortable umupo. Parang baka masayang yung mga legroom and all that stuff. Especially when compared to the 3,008 and 5,008. Oo, ito, maraming hard plastics. Ay, oo, Senpai. Diba? Going back, may naalala kasi ako, Senpai. Sige, diba? Dahil nga maliit yung window opening, tapos mataas itong side panel dito sa doors, na timo, sa balikat ko na halos eh, di ba? Mataas pa. Well, kasi may purpose yan. Para kung may impact sa sasakyan, hindi ka basta-basta titilapon palabas. Sasaluhin ka nito. Oo. Diba? Medyo masakit nga lang dahil hard plastic. Pero kaysa naman tumilapon ka. Ako okay na mamasa ako dito. Kaysa... Ha? mamasa? Magkapasa. Ah, okay. Yun nga, no, Senpai. Maganda siyang ano, feature eh. Pero I wish walang maka-experience. Mm-hmm. Kasi sino ba naman may gustong maka-experience nito tayo? Oo nga pala, Tito Martin. Wala itong sunroof, ha? Ay, oo nga, Senpai. Mm-hmm. Senpai! Hoy! Yan, okay. Nandito tayo sa second row ng 3,008. Oo. So, siyempre, agaya nung sa 5,008, meron din itong panoramic sunroof. Ay, oo. Diba? Oo. Meron din siya nung ilaw, yung accent na sinasabi mo. Yan, dito. Pang-aquarium. Oo, pang-aquarium. Oo. Meron tayong rear aircon vents. Wala lang siyang controls, no? Oo nga, Senpai. Diba? Meron tayong USB port. Oo. And maluwag ang legroom, and the headroom is maluwag rin. Meron tayong center armrest with cup holders. Ayan, Senpai. Wala lang siya nung ano, yung kagaya doon sa 5,008 na may ano, sticky-sticky na para sa cellphone, di ba? Oo. Pero overall, the feel, yung touch points niya maganda rin. Mm-hmm. It adds to the premium appeal din kasi meron din siya nung parang texture ng parang sa maong. Di ba? Senpai. Oo. Leather seats pa rin. And ganda. It's good. Oo, it's good. Okay. Yun, no, Senpai, yung similarities ng second row dito ng 3,008, eh parang walang pinagkaiba or konti lang ang pinagkaiba pag kinumpare mo sa 5,008. Oo, maliit na differences lang. Kasi syempre, yung price point nga naman yun. Mm-hmm. Diba? Ang ano lang, medyo lumiit na naman. Oo. Pero, ito yung middle child. Eh. Oo. Ayos naman. Okay ito. Oh, go. Yeah. Konti lang naman ang difference ito sa 5,008. Mm-hmm. So ano, doon na tayo sa kabila. O, tara, tingnan natin sa kabila. Let's go. Okay. Ayan. Okay? Uy, dito tayo sa second row ng 5,008. Maluwag ang legroom at headroom. Diba? Mas komportable tayo kasi yung headroom natin meron tayong panoramic sunroof. Ay, yan naman. Siyempre, dagdag sa comfort, yung comfort natin, meron tayong rear aircon vents. May USB port. Charger, no? Oo. Center armrest. Ayan pa pala, oo. Cup holders. At ito, lagaya ng cellphone. Yes. Sticky siya, Senpai. Mm. So, hindi masyado tatalsik yung phone mo kapag maandar yung sasakyan. And then, leather seats. Yan, oo. Mga tayo dito, di ba? Oo, oh, ganda rin yung texture dito, you know? Yung with jeans pa yung accent dito. Na kakadagdag premium. Yan, it adds premium appeal, di ba? Yes. Second row. At saka, Senpai, yung mga touch points ng siko mo, may kalambutan. Mm-mm. So, mas komportable. Nakaka-add sa overall comfort. Oo.
So, talagang mas masaya dito sa second row compared doon sa third row. Oo, ibang-iba. Ibang-iba talaga. Oo. Okay. Sige, doon tayo sa harap. Ay, sige, senpai. Ganda nung sky and clouds. Nagmumuni-muni ka na naman. Hindi, mukha. Inintaw, baka umulan kasi, senpai. Daw, senpai, nabanggit mo may panoramic sunroof at medyo natulala ako kanina. May ambient light pa yan dito, accent light yan dito sa gilid. Oo nga, no? Yan, kaya kapag gabi, naku, kitang-kita mo yan, senpai. Kakaiba yung kulay niya. Yan yung ginagamit na ilaw sa aquarium. Ah, mga isda. Akala ko yung pancheck kung peke o totoo yung pera. Hindi, iba yun. Oo. Okay. Okay, senpai, dito na tayo sa front row ng Peugeot 5008. Diba, mapapansin mo una dito is probably yung dashboard layout niya. Papansin mo yan, no? Meron pa siya ng maalapantalon na accent dito sa, di ba, sa dashboard. Diba? Ayan, no? Nag-a-add ng texture dun sa kabuuan ng dashboard layout. Tapos pagdating mo dito sa gitna, eto, meron tayong flat bottom steering wheel. Hindi lang sa baba, pati sa taas. So, bottom up, bottom down siya, di ba? Which adds to the uniqueness of Peugeot vehicles, di ba? Tapos ito pa, senpai, papansin mo, yung paddle shifters niya, no? Hindi siya gumagalaw, kumbaga hindi siya sumusunod while you're turning the steering wheel. Yung iba, hindi masyado trip yun. Yung iba naman, gusto yun, no? And ako, i-explain ko kung ano yung insights ko about it. Mamaya, sa driving part natin. Yes, sa driving. Right. Tapos dito sa harap, meron tayong digital gauge cluster which adds to that modern appeal nitong 5008. Tapos pagdating mo naman dito sa gitna, ayan, yung infotainment touchscreen niya. No? Lumilitaw, nakalitaw siya. It's like floating sa middle ng dashboard. Tapos ang maganda pa dito is that kapag ka naka-carplay ka, nakahiwalay na yung aircon controls mo. Dito siya nakalagay somewhere sa gilid. Tapos dito ka na lang sa gitna. Bakit ko binabanggit yun? Well, malalaman mo yan, senpai. Kapag ka, pumunta tayo sa 2008 mamaya. Okay. So, pwede mo rin siya ma-access dito yung controls easily with just a push of a button. Yan, no? More on aluminum or flat silver na yung accent niya dito. Tapos kung mapapansin mo dito, senpai, yan dito yung aking cellphone. Tama-tama, lowbat na tayo. Oh. Kasi may wireless charger itong ano, 5008. Tapos, ito, may different terrain modes itong 5008. Meron tayong normal, snow, tapos mud, and sand, di ba? Pwede mo rin i-off yung electronic stability program pero for safety purposes, i-normal mo. Kaya nga nilagay yun for your own good, eh, di ba? Tapos ito pa, senpai, yung kanyang gear shifter, kita mo naman, kakaiba, di ba? Parang sa teleprompter, pare. Oo, pare. Teleprompter. Medyo, ano, iba talaga. Medyo modern, eh, di ba? Ayan, Tapos, naka-electronic parking brake na rin. Tapos, meron tong sport mode. Ayun. Yeah. Ah, senpai, bago ko makalimutan. Tama, naturo mo na. Bottle holder. Pero sa loob niyan, buksan natin, senpai. Ah. Yan. Malalim. May cooler. Cooler yan eh. Yan. Pwede kang maglagay ng ano. Drinks. Sambawa, tubig to o royal. Yan. Lagay mo lang dyan, sara mo. Malamig pa rin kahit mainit biyahe. Ayun no, senpai. Since nasa 5008 tayo, alam naman natin na ito na yung bigger sibling nila. Gumula, ito si kuya, ito ang panganay. So, ina-expect natin na sana meron na rin siyang auto brake hold. Aside dun sa electronic parking brake, sana may auto brake hold na siya. Kasi considering the price point of this vehicle din, more of an expectation mo na yun na meron yun. So, pero yun nga, it's just a minor comment lang naman. Sana all. Sana all. Oo nga, no? Diba? Gulat ako sa'yo, senpai. Sana all, oo. Ayun, senpai, hindi na tayo sa harap ng Peugeot 3008. Tapos kung makikita mo, halos the same or the same siya ng layout pag kinumpare mo dun sa 5008. Diba, meron tayong same accent dito sa dashboard. Yung maala jeans, maala pantalon na accent, ayan pa rin. Pati yung center console, parehas kapag kakinumpare mo sa 5008. Tapos dito naman sa 3008, meron din tong mga accent lights within the interior or ambient light. Nasaan yung mga yon? Well, number one, nandito. So, cup holders natin dyan, bottle holders, meron dyan. Tapos meron din dito sa digital gauge sa cluster. Sa digital gauge cluster, sa ilalim, nandun, meron. Tapos meron din siya dito sa ilalim diyan, no, may color blue, yung ma-aquarium na kulay, yes, nandiyan din 'yan. Tapos dito sa lagayan dito sa door panel, sa cubby holes, meron din ditong accent lights na blue. 'Di ba na nakaka-add ng something style points kapag ka nagde-drive ka kapag kagabi. Tapos ito no, senpai, and note lang din guys no, yung ambient light dito at yung accent light dito sa digital cluster ay pwede mong i-set off. Pwede mong patayin. In case na ayaw mo, di ba? Pero yung ibang ambient light sa loob ng 3008 ay automatic. Wala kang choice. Nakabukas lang lagi. Yes. Diba? So, yun. Buksan natin ulit para in line with the aquarium effect. Yun. Specifics ulit, senpai. Ito na naman yung steering wheel nila na flat ang taas at baba. Paddle shifters na naka-stationary.
Tsaka meron tong digital cluster. Pero, yes, hindi naka-3D. Kasi sa 5008, di ba, naka-3D. So, mas angat. So, mas medyo tech-savvy yung dating nung pinaka-interface. And then, when you move dito sa gitna, ayan, similar looking na infotainment touchscreen. Di ba, may Apple CarPlay na rin yan, and Android Auto. And then, the climate controls, same treatment ay nasa gilid. Tapos, pagbaba mo dito, yeah, it's the same aluminum flat silver accent for the buttons. Parang gusto mo piano, ano ba gusto mo? Sabi ko na nga ba eh. Meron huling ano, senpai? Wireless charger. Yes. Tapos yung drive modes na nabanggit natin kanina. Yung normal, snow, mud, sand, tsaka yan, as normal. Tapos meron din pala itong hill descent control. And then yung shifter, it's the same. It's like the same treatment talaga na nakikita mo dito sa 3008 tsaka dun sa 5008. Same dito, senpai. Tama ka dyan. At pag binuksan natin to, ayan, mayroon pa rin siyang cooler sa loob, di ba? Malamig rin. Ang galing mo humugot na, senpai. Ganyan, talagang ginanong ko. Ginanong ko. Sabi ko na nga. Ginanong ko eh. Sige, nasar ako na, senpai. Ayan. Ito pa, senpai. Ito, napansin lang natin, no? The Peugeot 5008 and 3008 ay parehong may handles dito sa front row. Yung isa para sa kamay, ayan o, kita mo naman yan, senpai, diba? Tapos yung isa naman, para sa shades. Ay, nga itong book mo, senpai. Oh, easy. Ayan, nasasara ba? Ayan, o, diba? Interesting, diba? Pero, magkaiba ng placement kapag kinumpir mo yung 5008 and 3008. Dito muna tayo sa 3008, since nandito tayo. Sa 3008, nandito yung shades na lagayan. Yan, op! Kahit di kita nakikilala kung sino ang ngayon. So, otin mo na, senpai, di ba? Tapos, pansin mo, senpai, andito yung shades, di ba? Pero walang driver seat. Usually kasi, yung mga nilalagyan ng shades holder ay for the driver. Kasi, nag-originate yung sasakyan na to as a right-hand drive. Ah. Di ba? Pero doon sa 5008, naiba na. Yung shades holder, nandito na sa driver. Diba? Tapos yung grab handles na, pinaakabit dito sa front passenger. Ngayon lang. Oo. Balit na bagay, but it matters. So bakit nga ba ganun, senpai? No? Oo. Kasi mas kailangan ni driver ng lagayan ng shades. Tsaka mas kailangan ni front passenger ng grab handles. Diba? Dito. Oo. Kasi ikaw, driver, nandito naman kamay mo eh. Yes. Diba? Alam nga naman mag-drive ka na ganun. Diba? Hirap naman yan, senpai. So, alam mo yung bato ng kotse na gagawin mo, prepared ka. Yung katawan mo, prepared. Pero yung pasahero mo, maaaring hindi. Kaya magandang may additional hawakan siya doon. Okay, senpai! Dito na tayo sa harap ng Peugeot 2008. At unang makikita talaga, eh, meron siyang different layout as compared to the 3008 and 5008. Which is understandable kasi ito yung smallest of the bunch at kumbaga ito yung bunso, di ba? So, yun no, senpai. Kahit na ito yung smallest of the bunch o kumbaga ito yung bunso sa Peugeot crossovers, eh meron na siyang 3D cockpit, di ba? Which is surprising and good addition considering na ito yung entry-level Peugeot dito sa Pilipinas. And kung iko-compare mo siya dun sa 3008, naalala mo, di ba, senpai? Yes. Hindi naka-3D eh, di ba? Medyo flat lang din yung pagka-digital cluster nyo sa 3008. Pero yun nga, ito, na-expect mo dito medyo flat din or medyo mas basic yung look. Pero this one is sort of giving you a more stylish appeal, eh, di ba? Yung kanyang hologram. Ganda eh. Parang nakaangat kasi siya eh. Tapos ito pa pala, senpai, pag nag-signal lights ka, yan o, dito siya lalabas sa housing. Diyan siya lalabas sa labas. O, di ba? So, kahit na it's a subcompact crossover, pinakamaliit, meron pa rin siyang mga unique characteristics. Okay. Tapos ito na tayo, steering wheel ulit, senpai. Flat uli yung taas, flat uli yung baba. Diba? Same na nakita natin doon sa mga ibang Peugeot crossovers. Pero ito ay walang paddle shifters. It's just basic lang. Wala siyang paddle shifter. Tapos pagdating mo dito sa gitna, ito na. Meron tong 7-inch infotainment touchscreen with Apple CarPlay na to and Android Auto. Speaking of which, yung Apple CarPlay, yan, naka-engage na tayo sa Apple CarPlay. Exacto, medyo naiinitan tayo ngayon, senpai. Walang adjustment sa gilid eh. And wala rin siyang adjustment dito sa buttons dito. So, paano mo i-adjust? Medyo maraming steps actually. You have to press this one, yung icon. Ay. Tapos yan, lakasan natin onti. Ayan, gusto ko na uli mag-CarPlay. Paano babalik? Well, sana try natin. Hindi siya bumabalik automatically. You have to navigate through the touchscreen again. Pinitin mo yung kanta. Tapos yun, nawala tayo. Yan, no? Balik ka dyan, pinitin mo yung CarPlay. Tsaka babalik sa CarPlay. So, medyo maraming steps compared sa 3008 and 5008 na meron ng separate
buttons for the climate, di ba? Ma-adjust so, mo lang yan pag traffic eh. Oo, diba? tama. Oh. Or minsan medyo risky kaya hindi advisable. Yes, kaya so, tama ka dyan sa henpipe, pag nakastop lang or pag traffic. Tapos yun nga, pagbaba dito, meron tayong fighter jet inspired na controls, di ba? Yan, imo talaga gamon nun. Pero wala tong wireless charger. Pero yung USB ports naman niya, eh dito nakalagay sa magkabilang dulo. So again, no, it's just a basic USB ports. Pero yung placement niya kasi, nakakapag-add ng style points no sa buong interior ni Peugeot 2008. Tapos pagdating dito natin sa center console, again, it's a totally different layout. Pero punong-puno siya ng glossy black. Diba? Tapos meron tayong electronic parking brake. Tapos may 3 drive modes din itong 2008, which is normal, eco, and sport. And wala tong sorry senpai. And wala tong auto brake hold. Oh. Ano tinuturo mo diyan senpai? Ito, cup holder natin. Yan, cup holder. Ito. Yan din. Kasi wala. Ah, wala. Hindi malamig. Di ba? Wala siyang ganun, yung cooler sa loob. Ayan. So basically yung ito pa pala. Senpai, sorry. Meron din tong ambient light dito sa gilid oh, sa door panel. Hanggang dito tatawid yan diyan. Papunta doon. So, in that sense, yun nga, it adds to that, you know, texture sa buong dashboard mo, sa buong interior mo, lalo na kapag ka nagda-drive ka paggabi. Yow! Since nasabi kong drive, gusto mo mag-drive na tayo? Simulan na natin. O sige, senpai. Okay. Drive tayo. Tara. Ito na ba unahin? O syempre. O sige. Na tayo eh. Oo nga. Ito na, senpai. We're now driving the Peugeot 2008. Diba? And ito yung nagustuhan ko dito sa sasakyan na ito. Eh, no? Kahit maliit siya, it plays to its advantage. Eh. Ayan. Kaya uso mag-signal, guys. Diba? Kakaliwa kayo. Mag-signal ka. Mag-signal kayo. Diba? Yun nga sabi ko, senpai. Yung size ni Peugeot 2008 is the smallest of the bunch. Diba? Pero kahit maliit siya, meron siyang distinct na nabibigay sa'yo. Ano yun? Well, sa tatlong sasakyan naman na yun, ito yung pinaka-agile. Ito yung pinaka-masarap iliko at masarap dalin sa mga winding roads. Diba? Samahan mo pa nung pagkakadesign ng gantong steering wheel. No? Ang ganda na nabibigay na control sa'yo when you're tackling wide turns or winding roads. Tapos yung suspension niya, leaning on the firm side. Medyo matigas. Mas okay. Matigas. Yeah. Pero yes, ang mabibigay nung medyo matigas is that maramdaman mo yung road imperfections. But as a driver, nas nabibigyan kanya ng confidence na mas planted yung sasakyan. Tsaka mas stable siya. Alam mo kasing kumakapit yung gulong or alam mo lumilean towards the right direction yung sasakyan kapag ka nag-take ka ng sharp turns, mga ganun. Kaya yun naman yung advantages nung mga features ito ni 2008. O, ikaw naman, Senpai Stan, kamusta ka dyan sa likod? Ride comfort is okay. Komportable ako rito. Yung NVH, hindi ko masyado naririnig yung ingay sa labas. Yung sinasabi mong road imperfections pagka ano, dumadaan ka sa mga medyo lubak, no, nararamdaman ko. Pero hindi naman masyadong bothersome. Yung bolstering niya, maganda. Okay. Since very basic yung nasa likod, no, bagay siya sa driver tsaka shotgun na rider. Ang isip mo okay ah. Okay din yun, senpai. So, tara na. Drive naman natin yung 3008. Ay, yan, pinakamaganda mo sinabi, senpai. Oh, let's go! Yeah. Sumignal ka muna. So, signal. Kakaliwa tayo eh. Oh, ayan. Ko eh. Oh. Oh, tigil, tingin-tingin muna, di ba? Kung gagayain yung Fortuner na yan. Ano naman, senpai? Senpai, hindi na tayo sa 3008. Ayaw nga. 3008, napakaganda ng ride comfort dito kasi feels right talaga, kumpleto amenities at yung NVH tsaka suspension niya mas maganda compared dun sa 2008. No? Tsaka plus factor yung ano eh, meron kang panoramic sunroof. Diba? Ito oh. Oo, as a pasahero. Kita mo, wala akong nararamdaman na tagtag. Wala masyado. Yung NVH niya, hindi ko naririnig yung ingay sa labas. Hindi kasama sa ride comfort yung ano, yung sunroof, pero kapag ka may sunroof, parang mas nakaka-relax. Lalo na pag nagmumuni-muni ka. Ay. Ay nako. Titingin-tingin ka sa mga clouds.
di ba? Oh. May mga stars pag gabi, di ba? Medyo may nararamdaman akong body roll sa mga sharp turns tulad nitong ginagawa mo dito sa likod, no? But because of the bolstering, yung good bolstering and yung soft touch points ng elbow rest and arm rest, secure ka dito habang nakasakay. Ikaw naman dyan, Tito Martin, kumusta yung pagdadrive mo? Buti na tanong mo, Senpai, no? Ito, no? Napansin ko, no? Coming from the 2008, it's a different beast itong 3008. Parang different beast. Mas tame ng onte for me. Surprisingly, no? Kahit na mas medyo may kalakihan siya, mas tame siya for me. Yung ride niya, mas soft compared dun sa ride ng 2008. Kasi yung 2008, it's very agile, eh. Ito naman, it can also take on turns, di ba? But medyo nag-tone down siya ng onti. Kumbaga, medyo mature na to, hindi na masyado aligaga. Okay. Hindi na masyado mabilis kumilos. Parang yun yung naiisip ko. Tapos yung overall na riding feel niya and driving feel niya, yun nga, is leaning more towards the relaxed one. So kung gusto mo mag-cruise along the open highway or mas komportabling city driving, no, mas relatively na komportabling city driving, baka mas mabigay yun sa'yo ni 3008. But then again, magkaibang animal talaga, magkaibang leon talaga si 2008 at si 3008. Si 2008, masyadong galit. Si 3008 naman, medyo nakokontrol niya na yung galit. So parang ganun lang yung nangyayaring play dito, eh. So curious ako ngayon kung anong klaseng galit o nagagalit pa ba si 5008. Tingnan natin. Yung mga nahihina natin. I-drive natin yung 5008. Ay, pwede. Ayan. Sige, yan, balik tayo doon. Mag-signal muna tayo. Ayan. Yan, lagi tayo nagsisignal, Senpai. Oo. Ayun, Senpai. Ganoon tayo sa 5008. Yan. Pucho, 5008, no? Ako muna, no? Yes, yes. O, sige. Ito na, Senpai, napansin ko, same siya ng engine na naakabit sa 3008. Pero itong 5008, parang medyo a bit challenged when it comes to power delivery as compared sa 3008, ah. Bakit ganon, Senpai? Well, siguro naka-add ng factor doon yung third row seats, di ba? Added weight yun, eh. So, in that sense, mas kailangan niya ng konting time for it to give yung power na hinahanap mo as a driver. Tapos yun nga, no, Senpai, yung transmission naman niya is smooth. Smooth naman yung pag-shift ng gears niya, no, from low gears to the higher gears, walang problema. At kumakambyo siya at around 2,000 RPM. So, and a bit above that sometimes. Depende sa gearing or depende sa gear ratio na sinasabi ng Pujo 5008. Tapos ito pa, Senpai. Sinabi natin kanina, di ba, yung paddle shifters ng 3008 at ng 5008 ay nandito. Hindi siya gumagalaw. Naka-stationary lang siya. Well, yung iba trip yun. Yung iba hindi. Ako, ano bang say ko doon? Well, sa akin, Senpai, trip ko siya. It actually makes sense for me. Okay. Kasi yung nagko-complement siya sa buong steering wheel design ng Peugeot vehicles like the 3008 and specifically this one, the 5008. Bakit ganun, Senpai? Kasi humuhulma siya, eh. Oh. Kumbaga sakto yung banat ng kamay mo. Kahit di siya gumagalaw, bawa, liliko tayo dito. Ayan, oh, pasok pa rin. Oh. Mapipitik mo mabilis. Sa kabila, susunod siya. Kasi hindi nakabilog yung steering wheel ni Peugeot, eh, di ba? Yun nga, no, Senpai, since flat yung taas at flat yung bottom ng steering wheel nito, pagka lumiliko ka, yung pagka narating mo na yung flat side, di ba? It may seem weird na nandun lang yung paddle shifter na hindi sumusunod sa steering wheel, pero ano siya, Senpai, ergonomically tailored siya for that one, eh. Di ba? Mas madali. Andali mo siyang mapipitik. Dali mo siyang makakalabit, eh. Oh. Walang kahirap-hirap. So, kahit naka-stationary lang yung paddle shifters doon. So, kaya for me, Senpai, gusto ko yung pagkaka-design na yun. Tapos ito pa, Senpai. Sinabi natin, di ba, sa 2008, medyo struggle mag-adjust ng fan speed kapag ka naka-Apple CarPlay ka. Well, hindi na ganun yung story sa Peugeot 5008, pati dun sa 3008, ah. Kasi, ito na, nasa side, may dedicated controls ka na for the climate control. Pipindutin mo lang siya instantly, instant access, di ba? Tapos back. Balik ka na doon. Mas mabilis. So, 2 steps na lang. Kanina, 3 to 4 steps, eh, di ba? Tapos kung tinatamad ka naman, hindi mo masyado makita doon, andito, pwede rin. Pindot lang dyan. Uy, music pala yun. Ito, may for the control. Tapos ka na mag-adjust. Okay, balik mo lang doon. Oh, di ba? Mas better. Pindutin mo pala yung gitna. Yan, para bumalik sa CarPlay. Oo.
So pagka nagdito ka pala, 3 steps pa rin. So the best way for you to adjust yung fan speed, dito na agad sa touchscreen. Rekta mo na. Para pagka-adjust mo, balik. Tapos na. CarPlay ka ulit. Diba, Sentai? Kamusta ka naman dyan sa likod? Alam mo, the ride quality is better kasi mas spacious siya compared dun sa 3008 and 2008. Mm-hmm. And halos kapareho yung NVH and yung ano suspension niya dun sa 3008. Pero not leaps and bounds na better. Pero mas maganda. Ayan, oh. May konting ano lang. Yeah, edge. Konting ano. Oh, lumevel up ng konti. Yung ride comfort pare, pareho dun sa 3008. Ang panlaban ng 5008 ay sobrang luwag dito. Yung luwag niya, pare. Ayan. Since mas malaki nga naman to, no? Ayun nga, no, Senpai. Ito lang, ito lang. Bago natin makalimutan. Lahat ng Pujo crossovers na tinest drive natin ngayon ay mayroong cruise control. Yun nga lang, stem-like yung control ng kanyang cruise control function. Namin control nun. Stem-like siya. Nandito siya nakatago sa baba nung indicator lights na handle, di ba? Unlike sa mga Japanese cars na naka-integrate yung cruise control button dito sa steering wheel, katabi nung audio, phone control, andito siya. Tsaka, for me, mas madali kasing mag-plus and minus pagka nakikita mo yung nandito sa steering wheel, di ba? Compared dito na nakatago eh. Nakatago na siya, hindi mo siya makikita sa line of sight mo pag nagmamaneho ka. So, kailangan ma-master mo or ma-familiarize mo yung sarili mo para magamit mo ng safe at efficient yung cruise control stem-like dito ni Pujo. Ito pa, no, Senpai? Para lang i-wrap or i-summarize lahat, ang dami ko kasing pinagsasabi. Hindi naman weird yung placement ng buttons. It's just that kung hindi ka sanay sa European cars, maninibago ka. Oo. Kasi iba yung placement, iba yung layout ng mga Euro cars eh, compared sa Japanese cars na most likely, most of us are more used to. Kasi mas marami yun sa market natin. Yung, yun. Bago natin husgan ng tatlong to, paalalahanan muna natin sila sa presyo. Oo nga naman, Senpai, tama ka dyan. Kasi ang ekonomiya natin ngayon ay medyo challenge. Ang Pujo 2008 ay nagkakalaga ng 1,750,000 pesos. Oh, the Pujo 3008 naman is priced at 2,255,000 pesos. At ang Pujo 5008 ay nagkakalaga ng 2,435,000 pesos. Wow! So ikaw, Senpai, mahal talaga eh, no? Buti pa si Vincent, nakabili na ng bike. Oo, tapos sa susunod, magkakaroon na ng kotse yan. Ay, oo, oo. Magkakaroon na ng mga different options si country manager. Pero no, with all that mentioned, ano sa tingin mo ang sulit for you? Para sa akin lang to, ha? Eh, yung 3008. Kasi nga, kompleto sa amenities. At ano pa ba isisiksik mo dyan? Ang ganda ng ride comfort, yung pag-drive mo, di ba? Kompletong-kompleto. Yes. Yan ang for me, ha? Yan sa akin lang. Eh, ikaw naman, Tito Martin. Senpai. Ako, para sa akin, ito. Meron ka? Meron din ako. Ayan. Surprisingly, ang pinaka-nagustuhan ko dito sa tatlong to ay yung 2008. Mm. Bakit? Number one, gustong-gusto ko yung color black. It adds to that, parang eleganteng-elegante, parang hatchback na hindi, di ba? So elegant yung dating. Plus yung driving characteristics ni 2008 is for me something that I cannot give up that easily. Kasi ang ganda, it's very agile and it's the most agile among the three, di ba? Although mas maliit siya, yun yung downside, pero sarap niya i-drive eh, di ba? Okay. Pero siyempre, sa amin lang yun. Yeah. Ang Pujo naman caters to a different kind of market. Yung mga naghahanap ng mga sasakyan with the flair to it. Yan, diba? Oo. Kung paangasan lang ang labanan, hindi papatalo ang tatlong Pujo na to. Yes. So, paano ba yan? I'm your host, Stanley Chiang, yung senpai ng turbuhan. At ako naman si Martin Aguilar, yung cambio boy next door. Pinapaalala namin sa inyong lahat ha, na ito, opinion namin. Lang. Kailangan i-test drive ninyo at syempre tayong lahat may iba't ibang needs. Depende kung anong kaya mong i-compromise para sa sasakyan mo. Tama. Okay? I-follow nyo ang Phil Coche dahil ang target namin ay 400,000 subscribers before the end of the year. Huwag nyo nang paabuti ng mahal na araw to sa 2023. I-follow nyo rin ako sa aking social media accounts. Meron akong YouTube channel, youtube.com/StanleyChi. Mag-subscribe kayo at ang aking podcast, Underpaid with Stanley Chi. So, makinig sa Spotify and Apple Podcast. Tito Martin. Yan. Oh. Ako, wala naman. Okay lang. Ikaw? I'm just under the sun. Okay na tayo. Boy next door, Martin Aguilar. I'm Stanley Chi. Kita-kits tayo sa next video. Dito lang. Sa Phil Coche. Bye-bye. Oh, Senpai, take your pick. I'll take my pick. Oo nga.
Sige. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!